Good morning mga chongs! Here we go again! This is RODEtv! Salamat po sa panonood ng aking channel. Meron tayong guest. Meron tayong guest. At ang guest ko, ito. Wala ka choice. Si Utol. Kung naaalala nyo yung dating kwento natin tungkol dun sa mga pinalo nung 90s. Yung inukwento ko sila ako, siya yun. Okay, gumawa na kami ng video. Ngayon, meron kami naisip na topic. Ano yan? Kasi kami ni Utol, magkasunod na kami ng edad. So, ano, isang taon lang ang pagkikita ng edad namin at lagi kami magkasama. Ang pag-uusapan natin ngayon, ano ba talaga yung advantage na magkaroon ka ng kapatid na lalaki? Advantage sa disadvantages, di ba? Sige. Mag-usapan natin yan. Medyo nakakatawa kasi bakit parang masaya na meron kang kapatid na lalaki. Kasi, siyempre, meron kang ano, shoulder to cry on pag bin-recap ka ng girlfriend mo. Di ba? So, yun nga. Ako naalala ko nung mga bata kami nila Utol. Pag ano. Doon tayo sa pinakabata pa. Grade school. Grade school ako. Kami pala. Patpatin ako noon. Tapos, aros cellphone. Yung mga, yung mga nagtitrip na sa akin na dahil patpatin nga ako, manipis ako, may trip on ako, siya yung haharap. Tapos ano, ang dating parang, uy, nanay ko kapatid ko. Kasi nung bata si Utol, mukhang babatokin lang. Tapos umuunti yung sipon dito pag umiyak. Tapos UNCB. Pag ginagawa mo ng papel, wala nung... Hindi mo mapalag, no? Hindi ka mapalag. Yan, hindi kayo mapagtitripan yan. Laging may tagapagtanggol. Napakaswerte ko, no? Kasi nung magtitrip sa akin, eh. Nagtitrip sa akin, alam mo yun? Kahit ano pang gagago ko, ano nagtitrip sa akin? Oh. Yun sa bahay, ano, di ba, hindi tayo pinalabas, di ba? Pag wala tayong kalaro, tayong dalawa lang naglalaban. Di ba, nagtitext, tayong dalawa din naglalaban. Nasa loob ng bahay, loob no? Loob lang tayo ng bahay, oh. Naalala mo, Tol, yung ano? Yung sinaksak mo ang ballpen. Kaya na, baka makamatimanda pa kami. Kaway kami. Krimen. Sinaksak ang ballpen? Hanggang sa magsuntukan na kami, ha? Advantage doon. Parang wala akong nakita advantage doon. Wala ka, walang may dudulot na maganda sa mga ba. O yung gagawin yun, ha? Yung ginawa ko, ha? So, tsaka isa pang advantage. Ito, di ko alam po advantage ito, eh. Di ba, meron isa sa inyo, nagkamali ng ginawa. Oh, pinagalito na ako, pinalo ako. Pati siya damay. Paano naging advantage? Ah, yung ano, yung... Ikaw, isa ka pa! Papaluin din siya. Yung ano, no, yung damay ka kahit wala ka namang ginawa. Eh, sarap kaya sa pakiramdam nun kasi pag pinalo ka tapos may karamay ka, alam mo parehas kayo nasaktan. Hindi ako makapag ano sa kanya yung, eh, buti nga hindi kasi damay ako eh. Tsaka yung pag nag-away kayo. Pag nag-away kayo, alam mo yung darating sa point na bibigyan na lang kita gisa ko chili. Oh, mag-ispada ka na. Nag-away kayo. Sa school naman, isa pa sa school, halimbawa, ito advantage na sa akin to, pag nakagawa na siya ng assignment, kumukopya na lang ako. Tapos, isa lang assignment namin, ibay ko lang ng pangalan, di ba? Saan ba matalino nun, Tol? Talino ka ba sa mat? Hindi rin. Nung nag-high school tayo, yan, medyo nag-advance na, ano? Ang advantage naman niya, ito ha, pagdating sa high school, ang advantage naman niya sa akin, pag nagka-cutting siya, ako nagdadahilan sa bahay. Tagawin ko. Pag nagtanong yung ano, teacher, oh, ba't wala yung kuya mo? Sabihin ko, may sakit, nagtatae, ganyan. Nagsusuka, yung kutan. So, wala na. Wala no, bata pa lang, veterano na gumalaw eh. Kumbaga eh, hindi na kailangan excuse letter, hindi kapatid eh. Magulang pag natin. Nakita nung mga teacher na, nakita ko tumalon sa bakod na ano ah. Oh, baka namamalik malaturan po. Kasi magkabanda kami ni Utol. Oo nga pala. Ano, nagsupila kami banda mga third year high school. So, madalas nun, pag may jam o kaya may mga practice, hindi kami mapasok sabay kami. Yan yung mga advantages. Tsaka masarap din minsan talaga kasi na meron kang kapatid na lalaki. Marami kayong pwedeng pagkwentuhan na makabuluhang bagay. May away din, pero alam mo yun, doon kasi nabuo yung konkretong samahan nyo. Na hindi naman mawawala sa magkapatid yung okay, away. Iba pa rin kayo ng idea. Kayong, lalo ngayon sa edad namin, lagi kaming may nasi-share na bagay na worth it pakinggan. Tapos, Utol, pag meron siyang idea na binabato sa akin na hindi ko naintindihan, sinishare niya sa akin. Ako naman, lagi din ako nagsishare sa kanya na lawa ka mo. Maganda yung mga advantage eh. Parang hindi ka nahanap na
Tropa? Tropa, kasi... Baga, andyan yung tropa mo, katabi mo lang, sa pagtulog, ganyan, pag nasa bahay lang kayo, gawain bahay. Yun, isa sa mga advantage, yung, lalo na pares kayo lalaki, siyempre, yung mga galawan nyo, matitindi yan. Another advantage, yan, nung nagbanda na kami, yung sa kinocompose namin, medyo parang minsan, alangan siya, mali yung bali niya, mali yung tono, yung bagsak, yung bigat. Magbibigay ako ng idea, tsaka niya i-execute. Ganun din siya sa akin. Diba, naging paborito natin ko yun, basketball. Di sa akin, magkasundo tayo lagi sa basketball. Lang, di tayo nahilig yun sa kasi, basketball. Talo natin, gatanchan lang eh. Ano eh, yun nga eh. Kahit anong gawin natin, di tayo gumaling. Yung advantage nun, kumbaga, yung childhood mo magiging parang lamang sa iba kasi may kapatid ka na, may tropa ka pa. Tapos parang... Yun, napakagandang yun. Ano nun, advantage nun. Parang bawa, yung mga hinanakit mo na tinatago mo na hindi mo maipasabi sa magulang o sa kaibigan. Sa kapatid, share, pwede mo i-share. At iwalaan nyo isa't isa kasi nga magkapatid kayo. Yun yung mga advantage nun. Yan, yeah. Tol, alis lang ako ha. Sabihin mo kay nanin, nandito lang ako ha. Saluhan lang, baga, pag saluhan. Umalis siya, sabihin ko, nandito lang si kuya, uwi rin ng ganyan. Pag... Gagabihin ka na uwi, tol, te-text ka lang, tol, gabihin lang uwi, buksan yung pinto. Yan, tsaka yan. Yan yung after na nung high school, no? Di mo na kailangang, ano, bumakod. After. Tsaka isang masarap sa experience, tol, yung hindi ko makalimutan, yung ano, pupuyatan kayo na nagkukwentuhan lang kayo, wala naman kayong ginagawa. Oo, oh, wala kayo nagiinom. Walang inom nun, walang TV. Wala pang social media halos. Nakabilat lang kayo gano'n sa langit, ganyan. Tapos nagkukwento lang kayo ng gaguhan. Minsan yung ano, experience niya, experience ko. Anong mapapayo mo ngayon sa mga viewers natin na meron din mga kapatid, kahit mga babae, basta yung ano, anong mapapayo mo sa kanila? Bigyan mo naman sila ng isang magandang words of wisdom dyan. Ako, ang masasabi ko lang, kapag meron kayong kapatid na kaidaran nyo, na halos sabay nyo lumaki, no? I-nurture nyo yung time na lagi kayong magkasama. Yung bonding moments nyo, dapat talagang intact nyo, pahalagahan nyo, gawin yung solid kasi mas okay yun. Kasi pag tumanda na kayo, tulad ko, ako may pamilya na ako, siya, may partner na rin siya. Ang ano yun, nakakamiss hanapin, like, ano, hindi siya parang typical na tropa lang pwede na. Ito hindi eh, kasi hahanapin mo pa rin talaga. Dahil na nung nag-start akong magpamilya 5 years ago, hinaharap ko pa rin yung bonding namin, yung pagbabanda namin, yung tsikahan namin, yung lokohan namin, yung gaguhan namin, na kapag magkasama na kami, yung wala eh, wala puro, nang ano, wala puro komedya. Oo, parang komedya. Pag nakita kayo, sabog na. Pero yung pag nasa pamilya ka na, may priority ka na, yun eh, hindi na katulad ng dati. Pag naglakad tayo, mamimiss mo talaga. Pag naglakad tayo nung mahaba, naalala ko, basta nagkwentuhan tayo, di natin namamalayan na. Imagine dati, wala pang wheels. Lakad-lakad lang, siguro mga 8.5 kilometers nilalakad namin dahil nagbabanda lang kami. Nalilibang lang kami dahil, syempre, magkasama kami, pauwi, dalawa lang ang pauwi. Minsan, salitan pa ng gamit, no? So, yun lang, papayo ko lang, sulitin. Sulitin nyo na may kuya kayo or meron kayong younger brother na alam nyong magtutugma yung hilig nyo, no? Swerte nga yung mga kapatid, eh. Kasi darating ang time, mapuputol yun. Malilimitahan. Kakanya-kanya na kayo. Kakanya-kanya na kayo. Mamimiss yung isa't isa. Parang manghihinayang ko yun, sayang, sana pala sana, ganito, sana pala, doon na lang ako na gano'n, sana pala, dati ginawa namin to. Kasi meron pa rin kami mga bagay na hindi namin nagawa na hanggang ngayon, namimiss din namin. Tapos yung mga bagay na nagawa namin na gusto namin ulitin, kaya lang hindi na namin maulit. Tulad yan, yung pag-jam, mabarkada, mag-inom man, din ganyan, hindi na katulad ng dati. Yun ang point doon. May priority na ako, pamilya na ako, siya, nag-start na rin siya. So, doon naman yung support. Tsaka wag niyong kakalimutan, guys. Kahit na magkaiba kayo ng edad, wag niyong kakalimutan na i-appreciate yung kaibahan mo. Kasi, para sa lahat, magkaiba kayo identity. Appreciate mo na ganito yung pananaw niya. Respetuhin mo yung pananaw niya bilang kuya. At dapat siya ganun din. No? Magkapatawaran pag may kasalanan. Bigayan, pag meron. Tapos i-share ko lang ha. Kami ni Utol, pag nag-away kami, hindi kami tumatagal ng kinabukasan. Basta nagkadikit kami niya, no? Kaya nagkatinginan. Batingin na kami kagad. Nagkasigawan, nagkaanggilan. Pagbalik. Tol, umayin ka na. Okay na yun. Wala nang sorry-sorry.
matik eh, hindi na siya katulad ng ibang petty fight na matagal kayo mag-aaway. Hindi, tsaka yun, yun nga, ano, yung natural yung mag-aaway, guys. Natural yung mag-aaway sa magkapatid. Pero, again, hindi naman siya nakakatulong din para maging healthy kayo eh. No? Maga, again, kung sino yung may mas mababa, may pang-unawa, magpakumbaba, magpakumbaba. Wow, kayo ng mga atin kay Huenyo AMC! Kasi, may nagsabi sa akin ito, no? I-shoutout na natin. No? Si paring Art, no? Ito sabi niya sa akin lagi. Shout out kay paring Art. Isang diskusyon, kailangan merong laging isang matalino. At dapat ikaw yun. Kasi, alam mo mapapala kung gagalit-galit ka dyan. Magmumukmo ka dyan, galit ka. I-stressin mo na yung sarili mo, yung puso mo. Bibigat lang, di ba? Tsaka panatalihin mong lawakan yung isip mo, tsaka pang unawa mo. Kasi unawa. Hindi lahat ng bagay pinapakipot. So, matutunan lang din talaga throughout the years na mapagpakumbaba, maging mapagunawa. Oh. Isa, ganito yung pananaw. Yung isa, matigas. Ito yung pananaw, no? Parang, minsan mahirap sila timplahin, no? Kaya yun lang, gawin nyo lang malawak yung pananaw, malalim yung pasensya, no? Mahaba yung PC, diba? Kasi, yun nga, maisilang ang buhay natin, guys. Alam nyo naman yung okay. Kaya nga, hindi kami mukhang 30, oh. Huwag ka naman pa-apek po. Wala akong 28, guys. So yun mga guys, yan ang mga advantage ng merong kang kapatid na napakasarap, enjoy nyo, huwag kayong gumawa ng mga pag-aawayan ano. O kung meron mga pag-aawayan, gamutin nyo kaagad kasi bandang huli kayo din yung magkakapatid na magtutulungan eh. Tama. Kayo din yung magsasanggahan sa anumang hirap, anumang dagok ma-experience nyo, laging kayo magsasaluhan. Mahalin nyo yung kapatid nyo. Yes. Kuya man yan, o nakababata, kahit, mahalin nyo sila lahat. Kahit mga ganyan palang kaliit yan, mahalin nyo yan mga advantage ng merong kang kapatid. So, ito, nagpapasalamat ako dun sa mga nanood at mga 200 plus nating subscribers dyan, no? Maraming salamat po sa inyo. Shoutout din. Okay. Oh, shoutout ka, Chongs. Shoutout po lahat. Shoutout ko nga pala, si Mami Eder, si JP, sila Miko, si Jim, Jeno, Jody, Joms, Mami Lodi, Ate Karen, ano pag may nakalimutan, si Earl, sampu na sila. Yung isang agent ko na hindi pa rin naka-work from, si Christian, kila Eric, Nino, Patrick, yung tropang Sama the Boys. Pare Alvin, Jason. Pare Alvin, Till Jason. Sino pa yung mga agents? Si Jewel, yan. Shoutout doon sa kay ano, merry-go-round na tumulong sa ano, tagat Canada na nanood ng video natin. Kasama si ISKOTV. Manood kayo kay ISKOTV, ha. ISKOTV, pwede kong ilalagay ko dyan sa description sa baba yung link ng channel ni ISKOTV. Manood kayo kay ISKOTV. Maglalabas kami yung mga quality videos. Mga pag-uusapan natin, mga bagay-bagay. Tatalakayin natin mga... Sa susunod, gagawa uli kami ng video ni Utol na meron mga maka-appreciate ng mga words of wisdom ng ating kapatid. Yes, wisdom. Wisdom yan, wisdom. Kaya ano, abangan nyo. Salamat sa mga nanood ng RODEtv at mga sumuporta na 200 plus na subscribers. Sana i-share natin itong video nito. I-hit nyo yung subscribe at saka i-like nyo na rin po. Mag-comment din po kayo. Sumasagot po ako sa mga comment. Kung meron kayong mga suggestion na pwede natin pag-usapan, pag-usapan natin lahat yan. Papa, sila Nino, sila Cromwell, si Patapol, Ponpon, si Rochelle, sila Daddy Pogs, Andrew, Ate Grace, si Wanchu, tsaka yan, no? Sila Bim, yung mga dati kong agent, no? So, shoutout sa kanila lahat, mag-ingat kayo lahat. Yung boss mo. Yung boss ko, si Boss A! Boss A! Mga boss namin, yung boss teens! Mag-ingat, keep safe, guys! Swear out! Let's go!